Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos ay mabuti. Purihin ang Panginoon. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral sa mga pangyayari papunta doon sa kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Pero bago po yon, bago tayo mag-pray, nais kong magpasalamat sa Panginoon. Marami sa inyo ang naglalagay na nung pangalan ng mga kamag-anak nyo doon po sa devotion natin ng May 2. Mabuti po yon, sang kagalakan na maipanalangin ng mga kamag-anak nyo. Ngayon, may mga nagpatutuo po sa akin na may mga pagkakataon na ginamit ng Panginoon yung ating devotion. Sinishare nila yung devotion, tapos hindi nila alam. Yung kaibigan pala nila, yung iba, yung kamag-anak pala nila ay nanonood. At naging daan yon para makarinig ng salita ng Diyos yung kanilang kamag-anak. Kaya pwede nyo rin gawin yan. Ano mang devotion ang talagang ginamit ng Panginoon sa inyo, pwede nyo i-share at ipag-pray nyo na mapanood ng mga kamag-anak nyo at kaibigan. Isa pang gusto ko i-suggest sa inyo, yung devotion po ng May 2, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po para merong kayong panghahawakan na mga talata sa Biblia at pangyayari sa Biblia na tuwing maaalala nyo yung mga kamag-anak nyo, pwede nyong masabi, Lord, sabi nga sa salita nyo, O Lord, di ba kayo ganito rin? No, panghawakan nyo po, no? Panghawakan ninyo. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yon, yung devotion ng May 2, panoorin po ninyo. At alam kong maaring gamitin ng Panginoon, makakatulong po sa inyo yon. Amen? Tayo po ay manalangin ngayon. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Inihiling po namin na may pagpapasalamat ang inyong tulong sa aming pag-aaral. Gabayan niyo po kami, Panginoon. At habang pinag-aaralan namin ang mga dinanas ninyo, lalo namin kayong ma-appreciate at lalo namin pakamahalin yung kaligtasang ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, pumunta na po tayo sa aklat ng Juan po. John chapter 18. So tapos nang manalangin ang Panginoon, bago pala 'yon. Tapos nang manalangin ang Panginoon at dumating na sila Judas at yung mga mahina yung ilaw. Yung mga kasamahan ni Judas na mga sundalo, huhulihin na ang Panginoon, nagkaitakan na. Pero pinagaling ng Panginoon. Now, sa Mark chapter 14, merong isang kakaibang pangyayari dito na kailangan banggitin din natin. Sa Mark chapter 14, verse 51, umpisahan natin sa verse 50 hanggang 52. Mark chapter 14, verse 50 to 52. Pakilista po ninyo. Marcos chapter 14, verse 50 to 52. So, nung nag-alisan yung mga alagad, merong binabanggit rito na isang tao pa. No? Mark chapter 14, verse 50 to 52. Ito po sabi, iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila. 51, may isang binata roon na sumunod kay Jesus na nakabalabal lang ng telang linen, dinakip din siya ng mga sundalo, pero nakawala siya at tumakas ng hubad dahil nahawakan nila ang kanyang balabal. Ang nagbanggit nito si Marcos lang. Now, sino itong binata na ito at bakit siya sumusunod? Ngayon, maraming mga haka-haka dyan, maraming mga opinion yung mga tinatawag na Bible scholars. Isa sa mga kinikilala ng mga tao na kabataan na ito ay ito raw si Marcos. Yung nagsulat mismo ng aklat ng Mark. At ang kanilang paliwanag ay ganito kasi yung mga alagad ay madalas nagtitipon sa bahay nila Marcos kahit na nung ang Panginoon ay umakyat na sa lupa at marahil nung nagla last supper ang Panginoon naghuhuling hapunan nando doon si Marcos at natutulog, hindi natin alam ba't anong suot niya, no? At nung umalis ang Panginoon, dali-daling sumunod rin si Marcos at nagbalabal lang ng linen. Now, ano yung klaseng tela yon? Yun yung tela na ginagamit sa paglilibing. Pambalot sa mga namamatay. Ganun yung suot-suot
o taklob ni Marcos. Now, palagay ko naman, although hindi na nilinaw rito, pagka sinabing hubad, meron pa rin panloob na suot, no? Pero hindi na nilinaw dito. At sumunod yung kabataan, at nung nagkakahulihan na, tumakbo na rin siya, kaya lang nahuli siya, pero nakawala siya, nakuha yung kanyang damit na linen. Kaya, nahubaran siya, pero tumakbo na lang siya. Ngayon, nagtatanong yung mga tao, sino kaya ito? So, iniisip nila, itong bahagi na ito ay isang paraan ng pagsasabi ni Marcos na nandoon din ako. Naranasan ko rin yan. Although, hindi maliwanag po. May mga ibang nagsasabi na ito raw ay isang, may nabasa pa ako sa internet, isang patay na kaya linen lang yung damit niya eh dahil sa nakalibing siya. Pero nung sinasabi ng Panginoon, natatandaan nyo, nung huhulihin ng Panginoon, sabi niya, ako na nga, napaatras yung mga kawal. Oh, nagkaroon raw ng kapangyarihan ng Panginoon at nabuhay itong bangkay na ito. At marami pang mga palipaliwanag. Pero mga kapatid, makinig kayo. Pag hindi na nilagyan ng pangalan, huwag na nating ungkatin kung sino. Ang mahalaga, ano yung naipapakita nito sa atin, nitong tagpo na ito. Yung iba kasi, uubusin pa yung napakaraming oras para bigyan ng pangalan yung hindi na nga pinangalanan sa Biblia. Pero palagay ko, ang ipinapakita nito ay yung pag-iwan sa Panginoon. No? Sabi rito, iniwan siya noon ng mga tagasunod niya at nagsitaka sila. At itong binata na ito, kahit mahubaran, basta maiwanan ang Panginoon. At nagpapakita rin ito na yung sitwasyon ay magulo. No? Talagang may takot yung mga alagad. So hanggang doon na lang, huwag na natin dagdagan yan. Amen? Okay, now, pumunta po tayo sa aklat ng Juan, chapter 18, John chapter 18, verse 12 to 14 at 24. John chapter 18, verse 12 to 14 at 24. Ano yung pinapakita nito? John chapter 18, verse 12 to 14 at saka verse 24. Nung hinuli na nila ang Panginoon, saan nila dinala? Sabi kasi, dinala kay Caiaphas, pero nililiwanag rito ni John na meron munang pinagdaanan. Sabi rito, verse 12. John chapter 18, verse 12. Yan. Salamat sa pagsusulat, Sister Shireen. John chapter 12, verse 18. At chapter 18, verse 12. Dinakip si Jesus ng mga Romanong sundalo sa pangunguna ng kanilang kapitan kasama ng mga gwardyang Hudyo. Siya'y iginapos nila at dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiaphas. Si Caiaphas ang punong pari ng taon na iyon at siya ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mabuting mamatay ang isang tao kaysa mapahamak ang buong bansa. Now, verse 24. Habang nakagapos pa si Jesus, ipinadala siya ni Anas kay Caiaphas na punong pari. So, dinala muna doon sa matandang pari. Pagkatapos, ipinadala dun sa manugang. Na yung manugang niya, si Caiaphas, siya yung pinakapunong pari noon. Okay. Now, lumipat tayo sa Mateo chapter 26. Lumipat tayo ron. Mula sa verse 57. At basahin natin sunod-sunod yung mga talata. Mateo chapter 26, verse 57. Ulitin ko po. Mateo 26, verse 57. Mamaya, pag hindi ko makalimutan, Pastor Benjamin, may nag-message sa akin mula sa Milan, Italy. At mamaya, i-announce ko yun. Magkakaroon ako ng tanong sa mga kapatiran. Verse 57, sabi rito, dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ng punong pari na si Caiaphas. Pero alam natin, mula sa John chapter 18, hindi na idinetalye rito, pero nakasulat sa aklat ng Juan, dinala muna dun sa biyanan. Saka dinala doon ito kay Caiaphas. Okay? Doon ay nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng mga Hudyo. Sumunod din si Pedro roon, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya upang malaman kung ano ang mangyayari kay Jesus. Now, babalik muna ako uli sa aklat ng Juan. Ano po?
Babalik ako sa aklat ng Juan. Chapter 18, verse 15. Babalikan ko yan. Chapter 18, verse 15. Sabi rito, John chapter 18, verse 15, hanggang sa mga sumusunod. Si Simon Pedro at ang isa pang tagasunod ay sumunod kay Jesus. At dahil kilala ng punong pari ang tagasunod na ito, nakapasok siya kasama ni Jesus sa bakuran ng punong pari. Naiwan namang nakatayo si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas muli ang tagasunod na kilala ng punong pari at nakiusap sa babaeng nagbabantay sa pinto. Kaya pinapasok si Pedro. Okay. Nung dinala sa bahay ni Caiaphas ang Panginoon, sumunod si Pedro pero hindi siya makapasok sa loob. Pero yung isa raw alagad ng Panginoon na kilala ng punong pari ang nakapasok. Tapos lumabas uli yung alagad ng Panginoon at kinausap yung babae, siguro yung pinakabantay ron, at pinapasok na si Pedro sa loob. Now, tanong na naman yan, sino yung alagad na yon na kilala ng punong pari? May mga nagsasabi, si Juan raw yon, si John. Meron naman nagsasabi, yun ay si Judas. Kasi kilala ng punong pari, kakuntsaba nga ng punong pari si Judas. Kaya, pinapasok niya si Pedro. Medyo may dating si Judas doon, may connection siya. Kaya pwede sabihin, ipapasukin yun, papasukin. Okay, maliwanag yon. Now, sino dun sa dalawa? Si Pablo, si Juan ba o si Judas? Wag na nating i-definite kung sino. Pag hindi pinangalanan, wag na nating pangalanan. Ano po? Makontento tayo sa impormasyon na inilagay ron. Na may isang alagad ang Panginoon. Although, pag tinanong nyo ako personally, palagay ko hindi si John yon. Palagay ko si Judas yon. Kasi kakilala nga nung punong pari dahil siya nga yung promotor . Kaya nga siya, sino ba yung kasama nung humuli ang hinuli ang Panginoon? Di ba si Judas? Tapos yung ibang mga alagad nagtakbuhan na. Pero si Judas, kasama siya nung mga nanghuli. Kaya maaring si Judas yon, pero hindi ko i-definite rin, no, mga kapatid. Hindi na mahalaga na malaman natin. Okay. Babalik ako sa verse 58 po. Mateo 26:58. Sumunod din si Pedro roon, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng punong pari, kasi nga, tinulungan na siya ng isang alagad. At nakiupo sa mga gwardya upang malaman kung ano ang mangyayari kay Jesus. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Yun yung gusto nila . Patayin ang Panginoong Jesus. Kaya naghahanap sila ng pwedeng maibintang sa Kanya. 60. Pero wala silang nakuha kahit marami pa ang lumapit at sumaksi ng kasinungalingan. Nang bandang huli, may dalawang lalaking lumapit at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya niyang gibain ang templo ng Diyos at sa loob ng tatlong araw ay itatayo nitong muli. Alam nyo, sa mga Israel, yung templo mahalaga sa kanila. Banal para sa kanila yon. Ano po? Kaya, nung may nagsabi, ay, kaya niya raw gibain ang templo. At sa tatlong araw raw, kaya niyang ibangon uli. Pero ang sinasabi ng Panginoon nun, yung katawan niya, no? Huwag nating puntahan pa yon, yung paliwanag niyan. 62. Tumayo ang punong pari at tinanong si Jesus, wala ka bang maisasagot sa mga paratang na iyan laban sa iyo? Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, sa ngalan ng buhay na Diyos, sabihin mo sa amin ngayon, ikaw ba ang Kristo na anak ng Diyos? Pansinin niyo yan, ano po? Tinatanong siya nung punong pari, sa ngalan ng buhay na Diyos, ikaw ba ang Kristo na anak ng Diyos? Alam niyo, kaya nga nila ipinako ang Panginoon kasi ayaw nilang maniwala na ang Panginoong Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ayaw nilang maniwala. 64. Sumagot si Jesus, ikaw na mismo ang nagsabi. You said it. Oh, ikaw na mismo nagsabi. In short, ang gusto sabihin ng Panginoon, oo. At nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon ay makikita ninyo ang ako na anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan na Diyos at makikita rin ninyo ako na dumarating mula sa ulap dito sa mundo.
Future yan. Sinabi ng Panginoon, okay, sige, kayo na mamayani ngayon, ha? Darating yung panahon, makikita nyo ako na nakaupo doon sa kanan ng makapangyarihang Diyos at makikita nyo akong bumababa sa ulap. Nako, nang marinig iyon ng punong pare, pinunit ang kanyang damit sa galit at sinabi, nilalapastangan niya ang Diyos. Kailangan pa ba natin ang saksi? Narinig ninyo ang paglalapastangan niya sa Diyos. Paano nilapastangan ng Diyos? Kasi nga, dahil ayaw nilang maniwala na ang Panginoon ay nagmula sa Diyos, yung sabihin mo na kadikit ka ng Diyos. Parang sinasabi mo ng Diyos ka na noon, eh sabi ng Diyos sa lumang tipan, walang Diyos na katabi ko, walang ibang Diyos na kasama ako. Eh biglang sinabi ng Panginoong Jesus, nakaupo ako roon. Makikita niyo akong bumababa sa ulap. Ibig sabihin, ako ang hahatol. Kaya sabi na, nako, talaga, hindi na kailangan ng iba pang mga saksi. Sapat na yung sinabi niya, parurusahan na ito. Diretso tayo. Verse 66, ano ngayon ang hatol ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dahil dun sa sinabi ng Panginoon na totoo, ang parusa nila, dapat mamatay. Now, may problema. Hindi sila pwedeng basta pumatay. Bakit? Hindi naman sila gobyerno eh. Ang gobyerno nila noon ay Roman Empire. Kaya kailangan nilang dalhin sa ano to, pinunong Romano. At elitis ang Panginoon doon. Okay, so tuloy tayo. Dapat siyang mamatay. 67. Dinuraan nila si Jesus sa mukha at binugbog. Sinampal naman siya ng iba. At sinabi, kung ikaw ang Kristo, hulaan mo kung sino ang sumampal sa iyo. Hulaan mo kung sino ang sumampal sa iyo. Sa Lucas 22, Lucas chapter 22, verse 63. Lucas 22:63. Luke 22:63. Ganito sinasabi. Hanggang sa sumusunod po, ah. Samantala, kinutya at binugbog si Jesus ng mga nagbabantay sa kanya, piniringan nila siya at sinuntok at tinanong, hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo? At marami pa silang sinabing masama laban sa kanya. Minsan tayo, isa lang ang kalaban natin, bibigay na tayo. Ang Panginoon, ano ginawa nila sa Panginoon? Imaginin nga natin. Ano ginawa nila sa Panginoon? Nilapastangan ang Panginoon, sinampal ang Panginoon, sinuntok ang Panginoon, dinuraan ang Panginoon. Tatandaan ko nung nagtuturo ako dati sa Philippine Women's University, sa masteral program nila, no? Master of Performing Arts, mga teacher, mga high school teacher, ang mga estudyante. Nako, merong nag-away na dalawang teacher, yung isang lalaki, dinuraan yung babae. Gusto na nga yung ano, magdemanda, etc., etc. Yung suntok, masakit yun eh. Pero yung duraan ka? Now, we need to put this in context. Ang dinuduraan nila, ang sinusuntok nila, yung lumikha ng lahat ng bagay. Ito ang salita ng Diyos na nagmula sa sinapupunan ng Ama. Ito yung no, walang hanggang Ama, sabi sa Isaiah 9:6. Dinuduraan nila, no? Hinahayaan naman ng Diyos. Bakit? Nagpasya na ang Panginoon eh. Doon pa lang sa pananalangin niya eh. Nagpasya na siya. Natitiisin niya ito. Nakaredy na siya, pinalakas na siya ng anghel physically. Para siya ay tumagal. At yung kanyang emotion na isuko niya na. At ang, sige na, let's do it. Kaya yung ginagawa sa kanya, eh talagang, naku po, sabi ko sa inyo, Mateo 26:68, at sinabi nila ako, ikaw ang Kristo, hulaan mo ngayon kung sino ang sumampal sa iyo. Ginagawa nilang lokohan ng Panginoon. Binibiro nila, di ba tayo, may laro tayo ng bata, yung pitik bulag, yung pitik. Ang Panginoon, ginawa nilang parang pitik bulag eh. Babanat. Oh, sino? Turo mo kung sino. Ang Panginoon, tahimik lang. Hindi gumagalaw ang Panginoon, hindi nagsasalita. Punta tayo sa John chapter 18, verse 15 to 16. John chapter 18, verse 15 to 16. Dito na tayo kay Simon Pedro. Ano nang makikita natin dyan? Kasi
Tandaan ninyo, yung pagkakaila ni Pedro, ano yon, simultaneous yon. Sa loob ng bahay ni Caiaphas, nililitis ang Panginoon. Sa labas naman, ipinagkakanuno naman ng Panginoon ng kanyang alagad na si Pedro. Meron pa kang ano eh, gusto ko sanang idagdag dito eh, no? Kasi po sa pag-aaral ko, nakita ko na yung tanong ng babae kay Pedro, hindi yung, di ba alagad ka niya? Kundi, di ba alagad ka rin? Kasi yung isang alagad ng Panginoon, alam nila na alagad ng Panginoon yung nagpapasok, no? Yung parang nakiusap na papasukin si Pedro. Kaya nung pumasok si Pedro, ngayon tinatanong siya ngayon. Ikaw ba? Balik na naman ako sa 26 na naman. Dito sa sa 69. Samantala habang nakaupo si Pedro sa loob ng bakuran, nilapitan siya ng isang utusang babae ng punong pari at sinabi, "Kasama ka ni Jesus na taga Galilee." Sinabi niya, pero itinanggi ito ni Pedro sa harapan ng mga tao. Sinabi niya, "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Mga kapatid, magkano ang o anong sitwasyon ang dapat mangyari para ipagkaila niyo Panginoon? Para sabihin niyo na hindi niyo kakilala ang Panginoon. Sabihin ng mga kaibigan mo, "O, di ba Christian ka na? Born again ka na?" "Ah, hindi. Dumalo lang ako. Hindi talaga ako Christian." Anong klaseng banta sa buhay mo o sitwasyon ang pwedeng mangyari para itanggi mo ang Panginoon, i-deny mo ang Panginoon? Kaya pumunta si Pedro sa may labasan at isa pang utusang babae ang nakakita sa kanya at sinabi sa mga tao, "Ang taong yan ay kasama ni Jesus na taga Nazaret." Pangalawa, "Hindi, kasama yan." Tandaan ninyo, si Pedro laging bida noon, di ba? Nung kalakasan ng Panginoon na siya ay nagpapagaling, gumagawa ng himala, si Pedro laging bida. "Kasama yan, alam ko." Ano ginawa ni Pedro? Muli itong itinanggi ni Pedro at sinabi, "Sumpaman, hindi ko kilala ang taong iyan." Nanunumpa na, "Hindi ko kilala yan." Ito yung Pedro na lumakad sa dagat eh. Siya lang ang nakalakad sa dagat eh. Isa siya dun sa tatlo na nakita na nagbago ng anyo ang Panginoon. Bakit? Sa takot, sa pag-iingat sa kanyang sarili, na ikaila ni Pedro ang Panginoon. Mga kapatid, pagka talaga nakafocus tayo sa sarili natin, oo nga, hindi nga natin sinasabing hindi natin kakilala Panginoon. Lumalayo naman tayo sa Panginoon minsan. Maya-maya, nilapitan si Pedro ng iba pang naroon, "Isa ka nga sa kasamahan ni Jesus dahil halata sa pagsasalita mo." Kasi iba-ibang lugar, di ba, may mga iba-ibang salita yan, paraan, kahit Tagalog, may punto. Isa pa, sa John 18:26, sabi rito, sa John 18:26, sabi dyan, naku, malapit na tayo matapos. John 18:26, sabi rito, "Tinanong din si Pedro ng isa sa mga alipin ng punong pari na kamag-anak ng pinutulan niya ng tenga." Kilala na siguro nito dahil ito yung kamag-anak ng pinutulan niya ng tenga. Sabi, "Kilala kita. Ikaw talaga yan." Noon din, ano sabi rito? Sumagot si Pedro, "Sumpaman at mamatay man ako." Yung sa Mateo po ako, bumalik na naman ako sa Mateo 26. Nagbabalik-balikan ako dyan sa dalawa. Verse 74. Mateo 26:74. Pasensya na kayo mga taga-sulat ha. Mateo 26:74. Bakit ako pabalik-balik? Kasi nga, kinukumpleto po natin yung lahat ng impormasyon. Pinagsasama-sama natin para kumpleto yung may isasabi sa inyo. Sumagot si Pedro, "Sumpaman at mamatay man ako." Nilagay na yung buhay. "Hindi ko kilala ang taong iyan. Noon din ay tumilaok ang manok." Actually, yung pagtilaok ng manok, dalawang beses yan. Una, sabi ng Panginoon, "Hindi makakatilaok ang manok ng dalawang beses. Hindi mo ako may pagkakaila ng tatlo." Ibig sabihin, mauunahan mo pa yung tilaok ng manok. Sumpaman, ano sabi ron? "Sumpaman at mamatay man ako. Hindi ko kakilala ang tao na yan." Wow. Tapos nagkatinginan sila ng Panginoon.
Ano nangyari? Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilao ka manok, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Lumabas si Pedro na humahagulgol. Basahin natin yung ibang mga ano dito. Sa Lucas, tingnan natin ha. Meron akong gusto ipakitang information sa inyo eh. Sa Lucas chapter 22 verse 60 to 61. Lucas 22 verse 60 to 61. Tingnan ninyo ito. Pero sumagot si Pedro, Lucas 22, 60 to 61. Pero sumagot si Pedro, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. At habang nagsasalita pa siya ay tumilaok ang manok. 61. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Sino sa inyo nauna pang magising sa manok? Meron po ba? Naunahan mo pa? Ikaw pa, pagkagising mo, wala pang tumitilaok. Pumunta ka doon sa may bakuran, sinabi mo sa manok, manok, tilaok na. Walang nauuna sa manok. Bakit? Maaga pro sila. Ngayon, ano sinasabi ng Panginoon dito? Mas magiging maagap pa yung pagdi-deny mo sa akin. Walang ano eh, walang pasubali eh, wala man lang pag-aalangan ng hindi ko talaga kilala, mamatay man ako. Tapos ka ngayon, pagkatapos mo sabihin yung pangatlo, nagkatinginan sila ng Panginoon. Nagkatinginan. Kaya ano nangyari kay Pedro? Lumabas siya at humagulgol. Bakit ko na ipagkaila ang Panginoon? Minsan may lumapit sa akin eh. Sir, bumagsak ako sa kasalanan. Bakit ko nagawa yung ganong bagay? Kilala ko naman ang Panginoon. Nagsisimba ako. May Bible ako. Nananalangin ako. Ginagamit ako ng Panginoon. Bakit ko nagawa sa Panginoon yung ganon? Bakit ako nagkasala kahit nakilala ko naman ang Panginoon? Bakit, no? At humahagulgol. Saan? Ganyan tayo. Hindi natin malaman bakit tayo tumalikod sa Panginoon. Ba't tayo ng lamig? Bakit ako nadaya? Ba't ako natukso? Humahagulgol si Pedro. Hindi niya alam kung ano. Samantalang nung kumakain pa sila, a few hours ago, sabi niya, Panginoon, mamamatay ako. Kasama ninyo. Iiwanan kayo ng lahat. Pero ako, hindi ko kayo iiwanan. Pero pagdating nun, nung actual, mabilis pa sa tilaok ng manok. Pinagkaila niya ang Panginoon. Hindi isa, hindi dalawa. 3 beses niya ipinagkaila ang Panginoon. Now, that must hurt. Tatandaan niyo yung sabi ng Panginoon kay Pedro, pinanalangin kita, Pedro, na maging matibay ang pananampalataya mo. Kasi, hindi ito, mga kapatid, this is not an extraordinary denial. Si Judas, hindi niya dininay na kilala niya ang Panginoon. No, yung pagkakaano nila ni Pedro, magkaiba. Si Judas, ginamit niya yung pagkakakilala nila na sa Panginoon. Ginamit niya yun. May kilala, alam ko kung saan kami natutulog. Ano. Kaya inamin niya na alagad ako. At gusto ko siyang mahuli kasi gusto ko ng pera. Si Pedro naman, kakaiba. Hindi ko siya kilala. Now, ano mas masakit? Yung sabihin ng isa, nakilala ko yan. Kaya, halikayo, ituturo ko sa inyo kung saan siya nagpupunta. Pwede nyo na siyang hulihin doon. O yung isa naman, hindi ko siya kilala. Magmumura ako. Sumpa na, mamatay na ako. Hindi ko kilala yan. Yung isa, kilala ko yan. Doon yun hulihin. Yung isa, hindi ko siya kilala. Mali si Pedro, humahagulgol. Bakit niya nagawa yun? Pero alam nyo, dito tayo magtatapos. Ano po, itutuloy natin bukas. Ayan na, 1:59 dito. Salamat sa Panginoon. No? Bukas ko na ibibigay sa inyo yung mga talata. Na kahit na ganong katindi,
yung kasalanan ni Pedro, may pag-asa pa rin. Hindi pa rin pwedeng sabihin na grabe na yung ginawa ko sa Panginoon. Sobrang tindi na nung ginawa ko sa Panginoon. Pinagkaila ko ng 3 beses na harap-harapan, nagmura pa ako. Hindi na ako mapapatawad ng Panginoon. Hindi natin pwede sabihin yun. Kasi alam natin na bago pa mangyari, sinabi na ng Panginoon. Pero pinatatag sila ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng pag-asa si Pedro para pag nangyari sa kanya yon, hindi siya tuluyang mawawala. Putol muna tayo dyan at itutuloy po natin bukas yung pag-aaral na ito. Ano po? Tumigil muna tayo dyan. Dun sa pag-alis ni Pedro dun sa bahay at humahagulgul siya. Tutuloy po natin bukas. Ama naming Diyos, salamat po sa pag-aaral na ito. Lord, tulungan niyo po kami. Gabayan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Dinadalhan ko sa pag-aaral na ito, tulungan niyo kami makilala kayo. Hallelujah. Ma-appreciate kayo. Kung merong kapatid ako ngayon na nanonood ng video na ito, na nakagawa ng matinding kasalanan, nakatalikod sa inyo, gumawa ng mga bagay na alam nyo na hindi kalugod-lugod, Ama, dinadalhangin ko po, hawakan nyo ang kanyang pananampalataya upang huwag siyang tuluyang mawala. Sa halip, maintindihan niya na masagana ang biyaya nyo para sa kanya at buong pagpapakumbaba makabalik siya sa inyo, O Diyos. Kahit pa backslide na siya ng matagal na panahon, dinadalangin ko, kumilos po kayo sa kapatid na yon. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Patuloy nyo kaming gabayan at turuan bukas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tutuloy po natin bukas yan. Nais ko po magtanong sa inyo kung merong kayong kamag-anak, mananampalataya man o hindi, na nakatira sa Italy, sa Milan, Italy. Matagal na tayo nagpe-pray na makapagbukas rin ang gawain doon. At meron tayong isang kapatiran doon na galing sa Korea dati. Panalangin natin sa Panginoon na kung loobin ng Panginoon, makapagbukas din po tayo doon sa Milan, Italy. Meron ako na-meet. Kaibigan niyo po, Pastor Benjamin, Pastor Hami Manalo. Kasamahan ninyo sa PAG. Nasabi niya, kung gustong mag-umpisa ng gawain sa Milan, willing siya na tumulong sa pagsasaayos ng mga papeles. Kaya sabi ko, papanalangin po natin sa Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ay mangyari. Paki-pray din po ninyo na sa kalooban ng Panginoon, ako po ay nagko-commit kasi yung mga kapatiran po natin sa Qatar ay ilang buwan na rin nag-aantay. Kaya nananalangin ako sa Panginoon sa November ay papasyalan ko sila para makapag-umpisa ng gawain. To God be the glory. Pinabati ko yung lahat ng mga nasa Dalyaw at yung aking pamilya dyan na naririyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow po.